magandang araw sa iyo, kaibigan. Curious ka siguro, ano? Sa kung anong video ako meron. Ito yung video yung kapupulutan mo ng aral. Kaya kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, alam mo na yun. Subscribe mo na yan, kaibigan. At i-share mo na rin sa ating mga kabaro. Huwag kang mag-i-skip. Maganda ito, kaibigan. Kapag patuloy mo itong pinanood, nao, kapatid, para ka na rin nasa loob ng barko. Lahat-lahat ng mga trabahong pang barko nandirito sa channel ko. Bilang isang vlogger na maestro amo, tumatanggap ako ng mga suggestion. Kaya mag-comments below ka kung ano yung gusto mong topic para malaman ko kung ano yung gusto mong malaman sa pagbabarko. So bago ang lahat, like, share, and subscribe ka muna. Kaya huwag kang mag-skip, kapatid. Napakaganda ng aking mga video. Kapupulutan mo ng mga aral, ng mga diskarte tungkol sa pagbabarko. Maraming salamat at napunta ka sa aking YouTube channel. Gandang araw po. Nandito po tayo ngayon sa bansang Brazil. Dito sa Santos, Brazil, nagkakarga po tayo ng napakaraming mais. Isang barko mais dadalhin papuntang Vietnam. Napakabilis po ng pagkarga nila. Aabot ito ng 18 hours lang. Isang buong barko. Kompleto na yun. Sa pagkakarga ng mais, napakabilis. Ayan po, napakalakas. Halos umusok yung bilis niya. Kapag halos mapupuno na yung bodega, meron diyang tinatawag na trimming. Papantayin nila yan, itong mga taong ito. Hindi po ito crew ng barko. Ito ay yung mga stevedores, ng estiba kung tawagin. Sila yung mismong magpapantay ng kargamento para yung takip ng bodega ay maisara. Isa pa sa mga dahilan na pinapantay nila para masiksik na masiksik yung kargamento, para mas marami ang maikarga sa loob ng barko. Hindi po sila gumagamit ng mga bulldozer o kung ano pa man, kaya ginagamitan na lang po nila ng pala. Ito, mano-mano sila. Talagang silang masisipag. Napakarami nila. Ayan, oh. Sa loob ng isang oras o dalawang oras, kaya nilang pantayin yan. At kapag medyo kulang pa yung kargada ng barko, magkakarga yan ulit. Ito na, lumipat na sila sa kabila. Kasi dun sa kabilang side, napantay na nila. Pinatyagaan talaga nila yan. Kasi yan talaga ang trabaho ng mga estibadors. Ang magpantay, maglinis niyan, yan talaga ang trabaho nila. Kaya mas eksperto sila sa kanyang trabaho. Kung makikita po ninyo, talagang halos pagod na rin. Biruin mong gabundok yung papalahin nila. Pero maya-maya, magiging okay na rin yan. Magpapantay na rin yan sa tiyaga nila. Ganyan sila, oh. Malalakas. Ang lalaki bang tao naman ng mga Brasilyano. Kaya pinagtitiisan nila yan kasi part yan ng trabaho nila. Ang stibad-tibad. Dumako naman tayo rito sa paglalagay ng ramnik. Marami nagtataka, bakit ganyan ang paglalagay ng ramnik? Kasi may dahilan yan kung bakit may ganyang halos almost 1 meter yung kanyang pagitan na pangsalo doon sa ramnik na ipapatong natin. Kaya nilagyan ng ganyan yan, yan na mayroong dahilan. Ganyan ang nangyayari dyan. Sasaluhin ito. Itong ramnik. Sasaluhin. Ito kasing awang na to, masyadong malaki. Ito, masyado siyang malaki. Yan ang mga paliwanag ni ramnik maestro kung bakit. Yung marintip, uhulog. Kaya dapat nilalagyan natin ng guard. Kahit pa paano,
hindi mahuhulog papunta sa loob, kasi pag medyo gumalaw ang bodega, mahuhulog yung ramnik dito sa gitna. Kaya nilagyan natin ng ganito. Ito guys, oh. Napakapakan lang ito. Yung iba, minamaso. Pinagamitan ng blowtorch. Yan ngayon. Talagay tayo ng marintik. Ito, ang tawagin sa barko. Ramnik. Siguro na hindi mababasa ang kargamento natin. Kasi ito, grains. Mais. Hindi masila. Ito guys, yung ating resulta. Paglalagay natin ng ramnik. Ito yung resulta. Ginita muna natin ang map. Kilit-kilit. Para matanggal yung alikap. Wala. Ito na siya. Kahit pa paano, hindi papasok sa pinakang sentro. Kasi almost mga 1 liter yung pagkita ng stopper na yan. Para hindi pumasok sa loob. Iba nito, pinamaso, rubber mallet, pero tayo, maganda naman yung rotors, marintip natin, medyo madikit, kaya hindi na kailangan. Ito lang siya. Sailing na po tayo, papunta ng Vietnam. I hope na sa mga video ko, ay magugustuhan mo at nasiyahan ka na sana patuloy ka pa ring manood at mag-share at mag-subscribe ng aking mga video. Marami po tayong matututunan dito. Maraming salamat sa pag-subaybay mo, kaibigan. Mabuhay ang mga marino. Salamat.